So what's up mga classic? Ito yung bago nating project na TMX Alpha 125. Ito yung kilalabasan niya guys, oh. Titignan nyo naman. Talagang tinry na natin yung best natin para ma-achieve yung scrambler build niya. At yung budget, talagang medyo sinagad din dahil sa accessories. Papakita ko sa inyo mga accessories na in-install natin. Umpisa natin sa ano, sa basic muna tayo siguro. Nagpalit tayo ng upuan. Siyempre U-bend. Also, we install battery box, yung fenders niya, fabricated natin, LED headlights, yung mga ginagamit natin sa ibang project. Meron tayong ginamit ngayon na LED na speed meter, pero ito cable pa rin siya. Dashboard, meron tayong neutral light, yan signal light. Maliwanag lang dito yan, umiilaw yung kanya neutral light, signal light, and ito yung high beam. Tapos meron din tayong voltmeter. Naglagay tayong voltmeter dahil marami tayong accessories na nilagay, mas maganda na mamonitor natin yung battery niya. And dahil mamaya papakita ko pa sa inyo iba niyang features, meron talagang kailangan ng battery dahil nilagay natin siya ng remote. Sa tires, nagpalit tayo ng tires. Gumamit tayo ng dual sport na 100 by 90 by 17. Tapos same as sa harap, ganun din ginamit natin. Sa rim, naglapad tayo gamit natin 2.15 at 3.0 sa likod. So, nag-install din tayo ng skid plates, fabricated skid plates. Tapos, isa sa mga malaking conversion natin, gumamit tayo ng inverted shock para mas magic na scrubber. Ito na yung pinaka-play niya. Ito na. Tapos, sa ibang accessories naman, nagkabit tayo ng acrophobic pipe. Mamaya, isa-soundcheck natin yan, paparinig ko rin sa inyo. Tapos, nagkabit tayo dito ng side pannier. Pwede mong paglagyan ng bag, pwedeng maging sandala ng saddle bag mo, pwede mo pagtalian kung mahilig ka sa adventure, pwede ka maglagay ng tent dyan gamit. Dalawang side yan. Tapos ito, nag-install din tayo pala nito. Foldable na plate holder. May magnet yan, so pag once na dinikit mo siya dyan, di naman kita, pero may lights yan. Para nakikita pa din yung plaka mo kahit gabi. Dito naman, ang conversion natin, ginawa natin siyang disc brake sa harap. Ito yung pagkaka-convert natin. Gawa na natin tong bracket na to. Tapos, ito mga braided hose na gamit natin. So, ipapakita ko sa inyo yung mga conversion pa natin na iba. Tignan nyo to guys. Sa brake, dahil nag-disc brake tayo, ito yung ginamit nating master, Brembo. Ito yung baso niya, yun yung fluid. So, gumamit tayo dito ng braided na cable para sa ating papuntang master sa ating brake caliper. So, dito tayo ngayon. Palit tayong camera dahil lalubat yung isa nating camera para mas malinaw nyo rin makita. Ito yung ginamit natin na clutch niya, which is hydraulic clutch. Ano ba yung mga kailangan pag hydraulic clutch? Siyempre, una yung master mo. Mabibili mo naman yan, pares nito eh. So, ang kailangan pang iba, isa kailangan mo rin ng hose. Tapos, itong hydraulic pump, pang clutch. Which is gumamit tayo, racing po yung ginamit natin. Naka-timing naman yung pagre-release. Ganun pa rin, parang stuck lang din. Pero, maninibago ka lang ng konti. Kasi mas magandang performance nito. So una, dito syempre kabit mo lang yun sa handlebar, tapos may bracket dito. Lalagyan sana yan ng cable, di ba? So etong imbis cable ikalalagay natin dito sa lalagyan ng cable, pinalitan natin siya ng mas mahaba para mas malagay natin tong hydraulic pump natin. Tapos then para ka lang nagbi-bleed ng brake. Tapos ito may kasama naman na siya na rod para makonect mo dun sa may clutch. So, kung makikita nyo, pag pinisil ko yan, nagre-release din siya. Ganyan din siya. Dito naman, meron kang pisil, parang stock lang din, na kaya mong pasaga din. Hindi naman puputok yung, ano yan, yung ating hose. Pero, yan, okay siya. Diba? Pero mas maganda talaga gumamit kayo ng mas maganda na hose dahil may mga chances na, kumpara sa brake, diba sa brake,
isa-isa lang naman tayo mag-pump eh. Pero sa clutch kasi, may times guys sa traffic na kailangan mo mag-pondo sa clutch. So maganda gumamit tayo ng magagandang brake hose para iwas na may sumirit or may pumutok na brake hose, di ba? Okay, gaya ng sabi ko kanina, soundcheck natin ang ating Akrapovic na tambutso. Di ko sure kung anong version to, pero may kasama siya na heat guard na carbon fiber. Tapos sa elbow naman, customize yung elbow natin, nagkabit tayo ng thermal wrap. To starter natin. Kadalasan kinakabit sa mga higher CC, pero ito kasi kinabit natin dito dahil meron siyang purpose. Kung mapapansin nyo, papakita ko sa inyo yung TMX125 natin na project ngayon is converted na yung head nya, diba, mas malaki na yung head nya in black, tapos nag 28mm na rin tayo na carburetor. So parang isang ano siya, necessary na magkaroon tayo ng power pipe para mas makahinga yung ating makina. Tsaka iba yung takbo niya pag naka-stack pipe lang tayo compared doon sa ganito. Itong ating side panel, fabricated natin to, gawa na natin yan. Siyempre makita nyo naman dyan. Oh. So, nilaglagay tayo ng mga butas in case na kailangan mo ng pagtatalian. Tapos, hindi lang siya plain, meron din tayong maliit dito na ginawa na para stand. Ito. Tapos, meron din tayong footrest para sa angkas. So lahat yan, fabricated na natin, dinesign natin na magkakaparehas sila from dito sa ating side panel na maliit dito sa ating battery box, tapos ito ating footrest, tapos ito ating side pannier. Para sa ating last na feature pa dito, yung iba di ko nang papakita, pero ito isa rin to sa mga special features na nilagay natin. So makikita nyo yung motor, meron siyang main switch. So, asan yung susi, boss? Andito. Kaya necessity yung ating voltmeter para ma-monitor natin yung ating battery. So, mag-i-start yan gamit tong remote natin. Make sure na pag ginagawa nyo yun, lagi naka-neutral yan. Yan, naka-neutral siya. Then, kahit naka-off pa yan, mag-i-start siya. Let's try natin. Oh, di ba? Gamit itong remote, kaya na natin siya i-start. So, hindi lang yun yung purpose nitong remote. Meron din siyang alarm. So, pwede mo rin siyang i-off gamit to. Yun, ma-off mo rin siya. Tapos, pwede mo siya i-lock. Lock na siya nun. Makikita mo naman pag nag-lock, pag nilock natin, umiilaw yung mga signal light. Maliwanag lang dito, pero siya yan. May ilaw, nagbiblink yung signal light. So once na nakalock yan, papakita ko sa inyo, sensitive talaga siya. Pag nahawakan mo, ma-warning yan. Tapos pag mag-alarm na. So para ma-off mo, nasa iyo yung off. Ipindutin mo lang yung unlock. Okay, hinto na siya. O, ulitin natin, lock natin. Tapos may sumakay, okay, sipain, sensitive yan, mag-warning, dikitan mo pa isa, winarningan niya yung ano, ginalaw ulit, mag-a-alarm na yan dito sa'yo. Then, unlock mo lang, hihinto na siya. Tatlong buttons lang yan, diba? So, yun yung isa sa mga features nito. Pag gusto mo namang i-unlock lang, andun, umiilaw naman siya. Ito yung mga features nitong motor na to na kailangan talaga natin yung condition yung battery, kaya naglagay tayo ng voltmeter.